much, Christine, for that part of our main introduction. So good morning, everyone. Yeah, lots of young people here, like me. So today I'm going to discuss the medical aspects and why we oppose the RH bill. So this is just going to be a review. Do we still have high school students here? Alright, so third year, fourth year, second year? Third year and fourth year. Yeah. And then college, first year, second year, third year, fourth year, all of us. Okay, so is anyone taking up nursing here? You do not have nursing, I see. And it's just going to be a review of your biology class. Some parts of this. Okay, let's see if you can recall what you learned in your biology class. Okay, so why do we oppose the RH bill? It's not just for legal, moral, economic reasons. We also have the medical and health reasons. Next, please. Okay. Yeah. So, mentioned ba kayo dun sa mga rally against the RH bill? Nakapunta? Wow. Next, please. Wala. Ayan, nandiyan ba kayo? Yes! Nasaan? Nandiyan na ba yung sarili nyo? Good luck. Sige, next please. Ayan. Next please. Okay, so kaya natin tinutulan ng RH bill, una sa lahat kasi, maraming mga provision ito na hindi ayon sa ating mga values bilang mga Pilipino. Tulad ng pagpapahalagahan natin sa buhay mula sa natural na simula nito hanggang sa natural na katapusan nito. Diba tayo mga mamay, natutuwa ba kayo pag nakita kayo ng babies? Oo, oh, diba? Cute-cute sila, diba? And yung mga grandparents natin, yung mga lolo at lola natin, sino ang nag-aalaga sa kanilang pagtanda? Kayo, wow, mabait naman. Diba hindi naman masyadong gusto sa atin yung dinadala sa nursing homes, comfort agent? Okay, so that's how we value the lives of our loved ones, our fellow Filipinos and family members. Next, please. Okay, at makikita rin natin yan sa constitution natin kung saan sinabi, the state shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. From kailan daw? Conception. Okay, importante na malaman natin yan. Saan cell na lamang sila. Malinaw yun. Mula ba na dati, noon pa yun ang pagkakaalam ninyo? Ako rin eh. Pero ngayon kasi, marami ng mga nagsasabi na hindi daw doon nagsisimula ang buhay. Lalo na nang lumabas itong RH bill. So, saan daw? Mga 4 days, mga 1 week pa daw after fertilization, kapag may placenta na daw, ano yung placenta, di ba? Yung needs ng baby para mabuhay, yung siya kukuha, di ba, para mangyari yung exchange ng nutrients and waste ng mother at ng baby, di ba? So, yan, tingnan natin, next please. Okay, next please. So, malalaman natin kung kailan nagsisimula ang buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng embryology. Or kahit nasa biology class natin, matututunan na natin ito. Next, please. Okay. So, ang buhay ay nagsisimula sa fertilization. Next, please. Ayan. So, nakikita niyo ba ng malinaw yung slide natin? So, sa simula, nag-meet yung egg cell at sperm cell, yan ang day zero, kay meron na nabuong bagong tao. Tinatawag siya zygote. At yung zygote na yun, syempre, mahati yung cell. So, magkaroon ng cell division, cell differentiation, hanggang umabot. So, nag-travel siya sa fallopian tube. Tapos, pagdating niya dun sa uterus, prepared na yung uterus. Kapag nagbubuntis kasi yung babae, kumakapal yung lining, nakita na niyo yung endometrial lining ng uterus, kumapal, di ba? Makapal siya. Doon kakapit yung zygote. O, by that time, ang tawag natin sa kanya ay embryo. Okay? Next, please. Alright, next, please. So, hindi siya theory yung kung kailan nagsisimula
simula ang buhay, ito ay isang scientific fact. Okay, ito po ang mga libro na nagpapatuloy dyan, na ang bawat tao na nag-uumpisa ang buhay at kanyang katauhan bilang isang ordinaryong cell na tinatawag na zygote na may sukat na kulang-kulang 0.2 millimeter. So, isa lang po, hindi ko mabasahin lahat, pero ito lang po ang patunay na maraming mga medical na libro na nagsasabi na nagsisimula ang buhay sa fertilization o pagkabuo ng zygote. Yes, please. Okay, yan pa po. Tapos itong essentials of human anatomy and physiology, tinanap ko talaga dyan kasi yan yung ginagamit namin mga nursing students kapag sa pag-aaral namin ng anatomy and physiology. At nakita ko nga dyan sa libro namin na sinabi rin na the zygote represents the first cell of the new individual. Okay, so malinaw na po yun, nagsisimula ang buhay sa fertilization o pagiging isang zygote. Okay, next please. At kahit po yung mga doktor natin, tulad po ni Dr. Oscar Pino ng Philippine Medical Association, kakaisa po sila doon, sinasabi nila na ang buhay ay nagsisimula sa fertilization. So bakit lumabas tong news na to? Nagkaroon po kasi ng time na nalaman nila na sa mga family planning programs ng TOH, meron po pala mga napasamang contraceptives na nakakapatay sa tao sa simula nito. Nung zygote pa lang siya or embryo pa lang, napapatay na siya. Kaya minarin niya ng PMA, ang DOH, tungkol sa mga contraceptives na ito na dapat hindi siya isama sa mga family planning services. So wala pang orange pill nun, pero ayan, meron na. So paano pa kung nagkaroon tayo ng orange pill? Next please. Okay, so okay, next please. Ayan. So iba-iba man ang tawag natin sa kanila, zygote, morula, blastocyst, embryo, kasi iba-iba yung stage, fetus. Okay, so kahit anong stage pa yan, iba-iba yung tawag natin, siya ay isa na tao o human na. Okay, next please. Ayan. So ikaw, ako, tayo lahat ay mga lumaking embryo lamang. Next please. Ayan. So, sinasabi kasi ng mga sumusuporta sa RH bill at ng mga sumulat nito na wala naman daw binanggit na magiging legal na ang abortion sa Pilipinas. So, bakit tayo umaakal na ayaw natin ng RH bill kasi ayaw natin sa abortion? So, ito kasi yung mga kasulat. May nakabasa niyo ba ng RH bill? Wow, very good. Binasa niyo siya. Siguro natatandaan niyo itong part na to. Sabi sa Section 3, this act recognizes that abortion is illegal and punishable by law. So, madali naman yung sabihin na, kung ano, ganun pa rin pala, illegal pa rin. Pero, next please. Sa isa namang parte nito, ito naman yung nakasulat, Section 2 naman. The state likewise guarantees universal access to medically safe, legal, affordable, effective, and quality reproductive healthcare services, methods, devices, supplies, and relevant information and education, etc. So, ano po ba itong mga healthcare services, methods, devices na sinasabi ng RHB? Ito po yung isa-isahin natin para malaman natin kung wala pa talaga abortion na kasama dito. Next, please. Okay, next please. Meron po kasi mga contraceptives na nakakapagpigil ng pagkapit ng embryo doon sa sinapupunan ng ina. So, previous. Yan. So, nakita niyo yung nasa box. Okay, so may mga contraceptives na pinapatay niya na yung embryo dahil hindi na siya makakapit dyan. Dahil numinipis na siya. So sa halip na kumapal, para paghandaan yung pagkapit ng nabuong tao, so hindi siya kumakapal at minsan niya, lumilipis pa siya. Okay, next please. Ano ba itong mga kontraseptibong ito? So ito po yung IUD. So hindi ko alam kung familiar kayo dyan. So iba-iba yan, meron gawa sa plastic, copper, silver, meron pa silver ngayon. Okay, at iniiwan po yan sa loob ng katawan ng babae na maraming taon, merong 5 years, merong 10 years. Pag nakalimutan, may umaabot ng 20 years. Pero hindi po dapat ganun.
At alam naman po natin na kapag may ganyang foreign object sa katawan, may masama po. Okay, next please. Mga pills at injectables. So, paano ba napipigilan ng mga hormonal contraceptives tulad ng pills at injectables ang pagkapit na ay ang pagbubuntis? Ganito po kasi yan. Yung unang action kasi ng pills, meron kasi siya tinatawag na estrogen. So, yung estrogen ang ginagawa niya, pinipigilan niya yung ovulation. Ano yung ovulation? Di ba tayo mga kababaihan, buwan-buwan, nag-release na isang egg cell yung ovary natin. So, mga kababaihan, mga lalaki tumatako. Wala pa kasi wala namang pangabubuong tao kasi hindi namabas yung egg cell, right? Okay, pero hindi naman yung lagi na nangyayari. Minsan, nakalabas na yung egg cell, may second pa siyang effect. So, ina-alter niya yung movement ng fallopian tube. Kaya, hindi agad yung sperm makaka-output dun sa egg cell. Kunyari, yun nga, yung mag-asawa na yung sperm cell na release. Tapos, hindi siya nang pipigilan ng pill na ito, yung pag-abot ng sperm cell dun sa egg cell. Tapos, hindi nito 100% na successful. So, ano yung kasundan ang mangyayari kapag nag-meet yung egg cell at yung sperm cell? Di ba may napuho ng tao? Tama ba? Okay. So, pinipigilan ng mga hormonal contraceptives ito, particularly ng progestin, yung pagkapal ng endometrial lining sa sinapupunan ng ina, kaya walang kakapitan yung nabuong zygote, yung embryo, kaya mamamatay na lang siya. Kasi wala siyang pagkupunan ng nutrients, ng oxygen. So, mamamatay na lang siya. So, lalabas na lang siya sa katawan ng babae kasama ng kanyang menstruation. Hindi alam yung babae na may tao na pala doon. Okay, next please. So, meron na nga emergency contraceptive o morning after pill. Ito, mas mataas ang progestin content nito. Kaya, bakit kaya nag-aalala yung babae doon sa picture? Okay, kasi, or probably, hindi ko rin alam, baka hindi niya asawa yan. Diba? Kaya nag-aalala siya. Bakit hindi na mag-aalala? Asawa mo naman, di ba? Okay, so, next please. Okay, so yan, as pinagin kanina. Okay, next please. Okay, so malinaw na itong mga hormonal contraceptives na ito, dahil sa kanilang progestin content, ay napipigilan ang pagkabuhay ng isang tao or nagdudulot ng microabortion. Okay, next please. Madaming nagpapatunay dito. Hindi lang itong mga libro, meron din tayong mga Office of Population Research, Department of Family and Preventive Medicine, University of Utah Health Research, PMA, okay, etc. Next please. Yan. So ano ba? Ano pa yung Filipino value natin na hindi kumbaga ayaw sa mga sinasabi sa RHB. Kasi tayo mga Pilipino, nirerespeto, iginagana, at pinoprotektahan natin ang ating mga kababaihan. Tama ba ito, mga kalalakihan? Yung mga babae yung umiling. Hindi daw. Di ba yung mga kapatid ninyong babae talagang inaalagaan ninyo, sobrang protective ninyo, di ba? Tapos yung mga mami ninyo, sinasabahan nyo lagi pag may pupunta.